And guys, may gagawin tayong isang iPad 6. So, galing ito kay Boss Alpadin. So, Boss, andito na yung tablet nyo, yung iPad nyo. So, gagawin na natin. Itong unit na to, guys, ay patay. So, ang problema nito, ang sabi na may-ari, bigla na lang daw uminit. So, ang gagawin natin dito, guys, ay i-scan natin. Wala tayo muna ibang gagalawin hanggat hindi natin makita yung result sa scanner. So, gagamit tayo dito ng charger para malaman natin kung saan nagmumula ang sira. So, charger at saka thermal scanner ang pwede natin gagawin sa kanya para mabilis natin mapalabas kung ano yung problema sa ganitong unit. So, pag tinest ko siya sa tester ay walang lumalabas na shorted. So, dito malalaman natin, guys, na charger lang ang gagamitin natin. Ito lang itutusok ko, malalaman na natin kung ano yung sira ng unit na to. So, gagamit tayo ng thermal scanner para madali natin malaman kung saan nanggagaling ang sira. Dito, guys, kasi ito yung motherboard. Ito yung hahanapin natin kung saan dito lumalabas yung pinaka-error niya. So, magkakaroon ito ng babaga yung board kung saan man yung sira. Ma-identify kaagad natin kung saan nanggagaling. So, dito, guys, test na natin para malaman natin kung saan banda. Ayan, dito sa bandang gilid, itong kanto na yan ay Wi-Fi IC. So, ayun, sa pinakagilid, Wi-Fi IC siya. So, i-clear natin yung camera para malaman natin kung saan banda. Ayun. So, kung ano ituturo nung scanner, yung plus na yan, yung kulay pula, kung saan siya pupunta, yun ang pagbabasihan natin. Dun yung sira. Itong area na to ang malakas uminit kanina dun sa una nating scan. So, titest natin ulit para malaman natin kung saan. Ayun, tinuro na naman niya. The same pa rin, nasa gilid. Ang tinuturo niya ay kapasitor. So, ibig sabihin, guys, kapasitor yung problema sa ganitong sira. So, sisilipin natin sa microscope para madali natin makita kaagad kung ano yung possible na pwede nating papalitan. So, i-clear natin lagi. Yun ang pinagbabasihan natin, guys, na hindi basta-basta galaw ng galaw pag ganitong sakit. So, ang ginagawa natin, talagang dinadaan natin sa scanner para malaman natin kung ano yung mga gagawin na para madaling makuha. So, ang nangyari, tinuro niya yung kapasitor. Yung gagawin natin dyan ay bubunutin natin yung kapasitor. So, ito, guys, yung sa Wi-Fi IC, hanapin natin yung problema kung saan banda. Ayun, nakita ko na, guys, ito yung kapasitor na may ibang kulay, ito. So, iba na yung kulay, yung isa malinis na malinis, ito wala na, sunog na siya. So, sunog na talaga, tatanggalin na natin yan, di-disable natin para matanggal yung shorted. So, ang lumalabas sa kanya ay shorted. Yun, ganun lang siya kadali, guys. Tatanggalin na natin ito, itong sunog na to. So, shout out muna tayo, guys, sa mga masugid kong taga-subaybay. Kay Marvin, shout out, sir, kay Marvin Irang Yabot from North Caloocan. Shout out sa inyo, sir. Shout out naman kay Sir Christian Pagasa. Kay Sir Thomas Susing from Northern Samar. Kay Sir Kiss Ajan from Baguio City. Kay Ma'am Donabel Himar Abiliana from Usamis City. Shoutout sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Tom Cano. Shoutout din kay John Rafael Paulo Obias from Olugan, Eastern Samar. Kay Javiver Balangi from Pagudpud, Ilocos Norte. Kay Dexter Dialong from Bukidnon, Mindanao. Maraming maraming salamat sa inyo, sir. Shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko. Maraming maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Sana po yung mga ganitong video ay makakatulong sa ibang nating mga new technician. So, ito yung proseso natin, guys, na madali natin matrace kung saan ang mga error ng motherboard. Kasi 100% kung ano yung tinuturo ng scanner, yun ang pupuntahan natin. So, walang hokus-pokus, walang hula-hula dito. Talagang automatic nalalaman natin kung ano yung sira.
So ang ginagawa na lang ng technician, ang ginagawa ko na lang ay kung ano yung tinuro ng thermal scanner, yun ang tatanggalin ko. Kung mga capacitor lang, pwedeng bunutin. Pero kung huwag mo nang palitan, kung gusto mo huwag mo nang palitan, pwede. Kung mga ano naman guys, kung mga power ay power module na, papalitan talaga yun. Di pwede yung di mo papalitan. So ganun lang siya kadali. Hindi siya mahirap gawin kung kompleto ka ng gamit. Yun ang pinaka-importante. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kapwa ko technician, sa mga bago pa lang, bumili ng gamit pa isa-isa lang para makuha mo talaga. Kasi mahirap talaga gumawa ng walang gamit. So sa umpisa lang naman na mahirap, pag nakaipon, ipon-ipon lang, pag nakaipon, makukuha mo pa rin yun. Ganon din naman ako, galing din ako sa wala. So ito guys, ayan, dati wala rin ako mga gamit. Umpisa lang, tsaga-tsaga lang ako pa isa-isa. So ayan guys, gumagana na yung unit na to, iPad 16. So normal na, kanina patay, talagang hindi siya nabubuhay. So ito may power na. So wala tayong ibang pinalitan. So nag-disable lang tayo ng capacitor. Gumana na yung iPad niya. So kay Sir Alden, wala tayong pinalitan sir. Nagtanggal lang tayo ng capacitor. So yun lang, nabuhay na yung unit nyo. Ayos na to. So ito guys, I hope na makatulong sa iba. So sana mag-like na lang, i-share nyo yung video ko. Sa maraming salamat sa tulong. See you in the next video ulit. Salamat sa ulitin. Thank you guys.